Hello, what's up? Magandang gabi guys. Electric Hook here. May papakita lang ako sa inyo guys ng problema natin sa kuryente, sa ilaw. Yan, so ito guys. Ito yung bagong kinabit na cargo light guys. Ayan. So, okay naman siya. Umiilaw naman siya. Pero sa kabila guys, wala siyang ilaw. Hindi siya hindi siya nag-on. So ito, nakita natin. Ayan. So wala. Ayan. Ayan. So wala yung kabilang LED light niya. So i-turn on natin siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Sana ba yun? Ayan. Madilim. Medyo madilim dito. Ayan. Na-on ko na. So, ganito ang mangyayari ng ilaw natin, guys. Nag-blinkering siya para siyang strobe light. Yan, kita natin. Pati rin sa kabila guys, nagbi-blink din siya. So i-off natin kasi parang nagsisignal tayo sa ibang barko. Sandali lang. Yan. So pag isa lang yung ino natin, hindi natin pagsabayin, okay lang naman, iilaw din yung sa kabila. So ngayon naghanap ako kung anong naging posibleng dahilan. So natrace ko yung problema guys. Overloaded siya. So pakita natin sa inyo kung bakit siya nag-overload. So ayan, tignan natin. So ayan guys, ang main breaker na nahanap natin. Ayan. So ito yung naging problema natin sa ilaw. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Ayan. So yung wire na yan guys, galing yan sa yun ang pinaka main supply natin papuntang engine. So sa dyan nagbigay siya ng breaker ng 60 amperes. Pero only in the Philippines talaga guys yung ganitong klaseng pag wire. Makita nyo naman sa mga poste natin. So spaghetti wire talaga. Ayan. So dapat sana nilagyan to ng dalawa pang breaker, yung 20 amperes tsaka 15 amperes, para sa yung 15 amperes natin yung para sa ilaw, tsaka yung outlet natin yung 20 amperes. So para maging malinis din yung circuit breaker natin. Mabuti kung may panel board sana to para mas maganda tingnan. Ayan. So nag-overload siya dahil dito lahat nakakabit yung mga wire galing sa itaas. So ang pinaka-load lang natin 60 amperes. Yung ginawa niya, respect to the old electrician here, baka may rason din siya bakit ginawa niya nito. Siguro kulang ng mga materialis. Pero hopefully sana maayos din natin to. Maka-uwi kami ng Cebu, di mabilihan natin ng mga materialis at saka magawa. So hindi mo na natin galawin yung
yung wiring na to guys, kasi magbiyahe pa kami, so baka magka problema tayo, no? Kasi isang mali lang ito eh, 220 volts deep, pwede na tayong mamatay nito eh. Ayan. So, ayan guys, pwede naman natin ikabit yung dito sa pinakamain yung dalawang LED light para sabay sila mag-ilaw. Ayan. Pero, wag muna nating galawin. Uwi mo tayo ng Cebu. So, sinabihan ko na yung shipmate namin dito. Kung anong gawin nito. So, ayan. So, nakita nyo na guys. Ayan. So, I hope sana may na-pull din kayong mga idea or magbigay kayo ng comment suggestion kung paano mag-wire ng ganito. Ayan. So, malaking trabaho pa rin to. So, okay lang. Pagkatapos eh, makabaka sila. So, ayan guys. Salamat guys sa pagpanood ng video. Ayan. So, thank you.